talaga, Pat. Parang mahal ka talaga sa akin. Tingnan mo. Hindi, tingnan mo, pare-parehas yung gawa natin. Tingnan mo. May ganyan ka ba? Nakakalangin. Pero, kaya ko rin to, no? Mithi! 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 Sandali. Ano mo? Hanibald, pinakamahusay pala yung dalang buhay mo. Staffer na si Bald. Sa literary section siya. Uncle! Ano ginagawa niyo dito? Wala, napadalaw lang. Ay, ito nga pala si Uncle Victor. First cousin ng mami ko. Uncle, mga kaibigan ko po, si Inigo. Hi. Tsaka si Balt. Mahilig po siya magbasa ng libro. Minsan nakakachamba ng tula. At staff po siya ng school paper namin sa literary section. At ito naman si Uncle Victor. Siya yung manunulat ng pamilya. May ilalabas na nga siyang libro ng mga tula. Di ba po? Oh, may libro po kayo? Oo, kung matatapos. Mahirap magsulat eh. Kaya nga nagbabakasyon eh, para maupuan. Pinagmanahan. Konting alaalay lang yan at yan ang magiging papel ko. Magaling! Magaling! Magkakilala na kami dalawa. Bago ko nga alam pala, no? Para magkakilala tayo, pakilala mo sarili mo. Pare. Aniceto Andres. Ikaw na lang for short. Bald Gonzales. Clinton Padilla. Oh, nabasa niyo na nga ba yung mga contributions sa tula? Ano sa palagay niyo? Maganda. Oh, maganda. Katunayan nga, pwede mo pakantahin eh. Tiyama. Bukid ay masaya, bulaklak ay maganda, umitas ka at bigay mo kay maestra. Oh, di ba? Ang ganda-ganda eh. Maganda? Beautiful. Maganda na yun para sa inyo? Maganda na yun. Oo, oh, masterpiece. Marunong ba kayong kumilatis sa magandang tula? Latis. Ganda-ganda na eh. Ang bangis. Teka. Para magkasundo tayo, pag-usapan muna natin yung mga kriteriya para malaman natin kung ano yung magandang tula na pwedeng ilathala sa Riverside, okay? Oh, sige, maganda yan. Pero kailangan kumuha tayo ng ibang... Parang... Speaker ba? Tama. First person. Ayos yan. Gusto ko yan. Matututo ka pa kaysa nakikinig lang kami sa'yo. Alam mo, okay ka ba? Kala ko na, pogi ka lang. Sakit ang saya. Sakit ang saya.
Ako po. Magandang hapon po. Hindi. Ito na po, hindi ko lakas-takas ng ulan. Pansin mo. Oo nga. Aray ko. Grabe, basang-basa kami. Ito, parang sa'yo. Yan. Nakilala ko sa inyo sa eskwelahan, si Inigo po at si Bob. Oo, naalala ko. Sige, upo kayo. Mga piling tula ni Aga? Si Aga? Di ba sa okidokidok lang yun? Susulat na rin pala yun. Yan ang initials ng paborito kong makata. Si Alejandro G. Abadilla. Kaya Victor, pwede mo pati niyan? Sige! Tingnan natin. Ang big. Ako ang big dig. Ako ang tula. Ako ang big dig ng tula. Ako ang big dig ng tula. Ako. Eh, puro ako. Hindi ho yata tula ito eh. Yan din ang sinabi ng mga nakabasa niya nung mga panahon ng mga 1940s. Pasensya na po kasi iba po yung nakasanahin itong tula eh. Okay lang. Ito. Ayan, merienda. Uncle, merienda po muna tayo. Masarap yan. Uy, buko pie! Dala po nila. Dala po. Paborito yan ang anak ko. Oo. May anak po kayo? Oo, kaya lang eh. Wala na siya eh. Nasa Amerika na. Sarap to. Hayaan nyo. Bukas, nadalin niyo ako sa pinakamasarap na pansita. At akong taya, ako manlilibre sa inyo. Sige po. Alam. Total nang libre ka na lang. Busun-busun mo naman, no? Paano? Eh, kasi sa school, kailangan namin ng resource person. Kailangan namin yung maraming alam sa tula. Ano naman ang sasabihin ko? Yung tungkol doon kay Okidokido. Ito! Ayan! Ayan. Di Alejandro Abadilla. Ayan. Huwag na lang yan, parang hindi tula eh. Oo nga, parang hindi tula. Bakit? Teka, ano ba ang tula? May tugma't sukat po. Sabi nga po ng lolo kong journalist, pag walang tugma't sukat, parang kulang isang sangkap ng pagkain. Tugma't sukat sa isang tula, pag meron nun, maganda ang dating sa pandinig. Ay, subog. Tama. Tama yun. Kaya lang, papaano na lang kung araw-araw, pansit at pandesa lang ang merienda ninyo? Di ba nakakasawa? Ganon din sa Makata. Paano nalang kung araw-araw nag-iisip siya kung ano ba ang tamang mga salita na merong tugma't sukat. Tapos kailangan niya magbilang ng mga pantig. Nakakakulong. Nakakasakal. Kaya nga lumabas ang ganyang klase ng mga tula. Nagsawa na si Alejandro Abadilla sa kasusulat ng mga may tugma't sukat. Kaya nag-eksperimento siya ng Verliebe? Mukhang masarap yun ah. Sa Pranses yun. Sa Ingles, free verse. Sa Filipino, malayang talugturan. Malayang talugturan? Oo. Malaya. Malaya kang gumawa ng tula na hindi ka nag-iisip na kung ganong karaming pantig o kung tugma ba at sukat ang mga salita mo. Di ba minsan naman eh, masarap sumuway sa batas. Hoy, gabi ka na!
Eh, nagkakintuhan po kami nung uncle ni Mitty eh. Sinong uncle? Galing pong Maynila. Ano po, meron na siyang isang libro na puro tula. At saka ang dami niya pong alam tungkol sa tula. Bakit? Eh, marunong ka na naman tungkol sa tula. Hindi ba tinuruan kita tungkol sa sukat at tugma? Tungkol sa talinghaga, sa himig ng mga tula? Elo, alam niyo ba yung verliver? Verliver... Ah, salitang Pranses yun, lo! Sige na, magbihis ka na. Kanina pa naging tayo nanay mo. Apo. Verliver. Hello? Oh, Balt! Bukas? Asanay lang. Uncle! Ah? Si Balt po, pwede daw po ba kayong pumunta sa kanila bukas? Oh, sige. Anong oras? Anong oras? Hapon daw po. Oh, sige. Ah, sige daw. Ah, sige. Bye-bye. Uncle, magkape po muna kayo. Salamat. Oh. Mukha po yatang magdamagan yan, ah. Oo, gusto ko kasi pag ano eh. Pag meron akong ideya, gusto ko tuloy-tuloy. Kailangan buuhin ka agad. Sige po, matutulog na po ako. Good night, salamat, ah. Apo. Kuya Victor! Ah, Lolo, si Kuya Victor po. Siya po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Maganda nga po, no? Maganda nga po. Pwede po bang dito muna kami? Kasi po, mag-uusap po kami tungkol dun sa speaking engagement namin sa Riverside. Speaking engagement? Eh, kinuha nga po akong tagapagsalita nitong si Balt. Mabuti nga ho, may ginagawa ko habang hindi ako makasulat. Bat? Sino? Ay, Kuya Victor, si nanay ko. Nanay mo? Eh, parang magkapatid lang kayo. Ate, balik muna tayo. Maiwan lang muna. Kuya Victor, upo. Oh. Ilipit ko lang to. Eh, ano bang gusto mo sabihin ko dun sa... Hindi ba kaya adik yun? Tay! Kuya Victor, bakit kaya hindi mo umpisahan sa pagtalakay sa makabagong tula? Kasi yun din ang hilig mo. Sige, tignan natin. Umpisahan natin yan. Basahin mo yung... Itong parteng... Ayan. Ako ang damdamin ng larawan ng buhay. Damdamin larawan buhay, tula ako. Tapos, yun lang. Parang yun lang. Pero sa totoo, maraming kahulugan yan. Halimbawa. Ako ang damdamin. Pag nagsusulat ako, lumalabas lahat ng mga nararamdaman ko mula sa kalooban ko. No? Ako ang buhay. Lahat ng nararamdaman ko nagkakaroon ng buhay. Ako ang tula. Yung nararamdaman ko nagkakabuhay. Nagiging tula. Kasi ang bawat tula, galing sa kalooban ng makata. Iba-iba ang nararamdaman ng tao.
iba-iba ang tula. Kasi iba-iba ang makata. Iba ikaw, iba ako. Eh, nakakalito po kasi itong sinulat ni Abadili. Kasi paulit-ulit ang mga salita niya. Pero kung marahan lang ang pagbasa mo, maayos, at talagang pagtuunan mo ng pansin ang mga salita, may mapupulot ka rin kahulugan sa kanya. At may hahambing mo rin sa buhay mo. Yan! Anak! Iyo! Ang dami naman ho niyan. Abay, parang siya lahat yan. Naisip ko, nasa seksyon ka ng literatura, kaya dapat nagbabasa ka na nagbabasa ng literatura. Baka puro po basa na lang gawin ko niyan. Abay, nasa sa siya, pwede mong ayusin yung oras mo. Oh, pwedeng paglabas mo ng eskwela, maglaan ka ng isang oras para sa pagbabasa. Halimbawa, alas 5. Oh, ako nung una, meron akong 6 o'clock habit. Pagdating ng alas 6, nagbabasa ako hanggang tawagin ako ng nanay ko para maghapunan. Oh, disiplina. Yan ang kailangan para maging isang mabuting manunulat. Oli ka, tinan mo ito. Oli ka, tinan mo. Eh, tinan mo ito. Tinan mo yan. Oh. Meron din kayo ni Tolo? Max! Alam niyo, pareho kayo ni Kuya Victor. Halos memorize ko na nga po ito. Pakinggan niyo. Ako ang daigdig sa tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig. Huwag muna ito ang basahin mo. Magsimula ko muna kina Jose Corazon de Jesus. Nandiyan, markado ko na yung mga una mong babasahin. Sige, basahin mo yun.